Ayun, what's up mga kapet? Eto na naman ho tayo, magbibida-bida na naman dito sa My DeFi Pet. Pero maaga-aga tayo ng konti ngayon. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, hating gabi, madaling araw. Depende kung anong oras mo pinapanood to, magandang araw sa'yo. At muli, nais ko pa rin pong pasalamatan yung mga taong sumuporta, sumusuporta at susuporta pa at kung nais siya pong mag-ambag. Huwag na huwag ho kayo mahihiya. Pindutin nyo itong buton na tinuturo ko, subscribe button ho yan yung gawi ho dyan. At the same time, i-on nyo na rin ho yung notification bell para at least kahit puro pag-eebas ko lamang ho to, updated naman ho kayo sa pag-eebas ko. Ano nga ho bang meron ngayon? Nice natin pasalamatan yung nangyari ho kanina. At the same time, mag-eebas tayo tungkol dun sa mga update na My DeFi Pet. At wala na pa tumpik-tumpik pa, simulan na natin to. So ayun nga mga boss, oh, 'di ba? Palitin na natin ang ating sarili. Magpipipindot. Ako magpipipindot muna, saglit lang, promise. Sayang din yung time. Maaabot ata natin yung 40 bago nila i-release yung boss fight. Well, anyways, bago tayo mag-proceed dun sa updates, eto ho muna. Nais kong i-share sa inyo itong Certificate of Appreciation na ibinigay sa atin ng University of the East Caloocan. Business Administration Student Council, Brilliance, Excellence, and Superiority at Hiyas ng Silangan Honors Society. Sobrang solid na itong Certificate of Appreciation na to. We had a talk earlier about yun nga sa mismong topic nila about play to earn, the revolutionary concept of blockchain gaming. Ito sobrang nakakataba ng puso to. Siyempre naimbitahan tayo pero lalo nagpataba ng puso natin dito eh yung makasama mo sa talk si Mr. Marvin Favis. Shoutout sa iyo, boss. Yeah. Parang kailan lang kasama siya sa mga pinapanood ko para matutunan tong mundo na to. Tong industriya na pinasok natin. At syempre, dahil din sa kanya, malaki ho ang naiambag niya at naitulong sa kaalaman na meron human ako ngayon pagdating ho dito sa mundo nito. Kaya syempre, nakakataba talaga rin ng puso yun. At the same time, kaya ako na naman din to sinishare sa inyo, to Certificate of Appreciation na to, because, syempre, hindi naman tayo maiimbitahan ng isang educational institution, most especially University of the East, kung hindi rin ho dahil sa inyo, mga boss. Syempre, sa mga subscriber, kahit pa paano, nakita nila na they found value kung ano man ho yung naiebas natin tungkol sa mga videos natin, sa mga palitan ng kuro-kuro na ano man ho yung meron tayo dito sa channel natin na to. Kaya maraming salamat ho sa inyo. Yung Certificate of Appreciation na to, sa akin man ho naibigay, pero kung makikita niya naman ho, bida-bida teaching pa rin ho yung naibigay nila na part. And which is, represents our channel. Kaya maraming salamat po. At doon na ho sa bumubuo na itong event na to, na itong talk na to, maraming salamat po sa inyong pag-imbita. At naway, ayan nga, meron ho kayo natutunan kahit puro ebas ko lamang ho ang pinag-eebas ko lang doon. maraming salamat po muli. Punta ho tayo dun sa ano, sa section na kung saan meron ng updates sa MDP. Nothing much, pero merong isa na preview, actually. Punta muna tayo dito. Ito yung live sessions natin kahapon na hindi talaga naging live, kundi naging EBA sessions, EBA's live sessions. Sobrang solid nun, mga boss, yung live sessions natin kahapon. Hindi ko ina-expect na I'm gonna have those kind of welcome pagdating ng live sessions kasi first time ko talaga. At the same time, special shout out dun sa mga nagpadala ng pangkape at pangkain. Meron pala talaga nun. Hindi ko ina-expect na meron, pero sobrang solid nito. Kay Antonio Lopez, kay David Veray, kay Yuri the Gamer, at kay Matikas ako. Diba? Ito yung mga nagpadala ng pangkain. May kasama pang panulak doon sa mga napadala nila. Sobrang solid, mga boss. Sobrang thank you doon sa pagbibigay ng inyong blessings. Diba? Maraming salamat po tungkol dyan. Ngayon, eto, control F nyo lang, makikita nyo kung mananalo. Unfortunately, hindi ako nanalo kaya wala rin ho ako maipamimigay. Pasensya na ho. Pero darating ho tayo dyan, malay natin anytime soon. Ngayon mga boss, eto naman, may bago na namang halimaw silang inilabas. Yung bago nilang halimaw inilabas, ano kaya property nito? Metal property. Hindi ako sigurado. Anong property nito? Pero I'm expecting na mukhang lalabas to.
lalabas din tong boss na to sa boss fight, hindi lang yung Umang, hindi lang si Fox, hindi lang si Snake. Kalimutan ko mga pangalan nila. Ito naman si Bakal. Pangalanan natin siyang Bakal. Hindi ko alam kung kailan. Ayan nga, may PM si Mark Dimla. Diba? Solid naman eh. Dami nga daw nagtatanong. Sabi ko pa, oh, eto, magre-record na lang ako. Sige, salamat boss. Best of luck. Eto yung e-ebas natin kasunod. Close natin siya. Okay, eto nga yung... Hindi eto yung inebas niya actually. Eto yung inebas ni Mark. Ni boss Mark. Kung magkausap kami kanina, sabi ko nga, dapat mag-upload na ako. Kaya lang, sabi ko, hintay-hintayin ko, baka ilabas. Nakita niyo to sa Discord. Di pa kasi ako nag-check ulit ng Discord. Nabasa nga niya kay Cryptopreneur, yun nga. Na merong naibenta. Hindi naman naibenta technically, parang naibenta kasi binili, di ba? Yung Petmaster of one of major investor nila na si Axia 8, di ba? Venture has just bought Special Adonis na merong logo ng pakpak for 30 BNB. Boss, 30 BNB yan. Yung transaction hash. Tapos yun nga, already despite the NFT marketplace is still under development. Tapos, nung nag-PM siya, eto nga, lumabas na to. Ginawa na nilang official yung post at hindi na lang doon sa Discord. Eto yung inaabangan natin actually, yung mga official pages. Ngayon mga boss, eto kasi, sabi nga, magkausap kami kanina neto ni Boss Mark. Sabi ko, maaaring nagtetest talaga. Ang iniisip ko lang din dito, tradable kaya to. Diba? Yun yung iniisip kong isa. Possible na pwede siyang tradable kasi... Isipin nyo, yung pet number o 63,000, sobrang liit. Tapos Gen 0. Fire, tapos hindi ko alam kung ano ibig sabihin na itong logo na to. Baka special or anything. Kaya alam boss, punta tayo ng computation. Magkano ba si BNB ngayon? Silipin nga natin. So, ayan, si DeFi Pet, 100 pa rin, naglalaro. Hindi pa rin nagbabago, steady pulso lang muna siya. Oh, medyo mataas si BNB. Lagi na lang natin 22,000. Ay, lagi na lang natin 20,000. 30 BNB. Times 20,000. Oo, oh, ayun. Tumataginting na 600K sa isang NFT. Diba? Major investors naman siya. So, eto kasi, mga boss, eto, this is kinda usual actually kahit naman sa hindi NFT game. Yung mga investors, nagkakaroon talaga sila ng mga ganitong privilege. Not because pwede nilang ibenta or anything, but ano mo yun, ano talaga to eh, investor ka kasi, malaki yung naibigay mo, so this could be a token of appreciation as well. So ngayon nga, nag-uusap kami ni Boss Mark, sabi niya, baka for trading, kasi nga, malilalabas na yung marketplace. Dahil kung meron transaction hash to, possible na nag-test na rin sila kung okay naman siya. Kung yung kung marireceive or hindi. Pero syempre, haka-haka pa lang din namin yun. Chismisan pa lang namin dalawa din yun. Pero all goods to mga boss. Kasi kahit hindi pa nakalabas yung marketplace, hindi pa nakalabas yung official na bentahan, ibig sabihin nagkakaroon na nagtetest na sila ng transaction. Dahil meron transaction hash, so most probably dumaan talaga ito ng marketplace. Though syempre, hindi pa release openly and publicly, pero legal. Pero at least ngayon, diba, nakikita natin na may transaction hash at makikita natin na yung actual transaction ay mangyayari. Hindi pala 20 BNB, 30 pala. Eh, may di magkano to? Kung 20 mil to, times 30, oh, hindi, tama pala. 600,000. Yan, 20 mil tapos 30. Panik ako, kala ako 1 million eh. Pero, Diyos ko, 600,000 para sa NFT, di ba? Boss, sino ba itong si Boss Axie8, di ba? Pambon naman. Namburaot eh, no? Ito mga boss ha, ito inaabangan natin to. Kasi iniisip ko boss, ito, sa totoo lang, kung ako siguro may-ari nito, o kaya kung ako rin yung magbibigay nito sa investor, hindi ako sigurado kung ibibigay ko ba siya as tradable item na tipong naibasa ko na sa'yo at pwede mo pa siyang ibenta. Hindi ko sigurado kung ibebenta ba to or talagang para sa kanya lang. Kasi kung para lang sa kanya to, may mga option naman kasi na pwede mong hindi ibenta eh, lalo na pag para sa'yo lang. Pero sana, ang masaya na part na ito, kasi mukhang masaya yung pet niya, sana alam mo yun, pwedeng i-loan tapos gagamitin for breeding. Diba? Kahit papano, hindi natin masabi kasi wala pa rin naman yung marketplace. So, hindi natin alam kung ano mga pwede mangyari dito. But this only shows na, yun nga, anytime soon,
lalabas na rin sa marketplace, most probably right after or during within this month. Everything would be subject to change as of this moment. Okay? Nag-aabang at nag-aabang pa rin ho tayo ng boss fight sa ngayon. So, yun na ang mga inaabangan natin sa ngayon. Diba? Ito yung naibas. Ito yung pinagkichismisan namin kanina ni Boss Mark bago ko gawin to. Boss Mark, maraming salamat sa pag-PM mo tungkol dito. Ngayon, eto naman. Meron ding na-PM, kaya nakalimutan ko yung pangalan niya. May na-PM sa atin. Eh, hindi ko mahanap din at hindi ko matrace ito. About to naman dun sa Elixir Reward. So, most probably, it's going to be 100 boss. 100 rounds. Tapos, ito nga, 1, 2, 3, and 4. Ito yung ma-earn natin. Kung ito ay magiging final, ang gagawin ko dito, to be honest, eh, iaano lang natin to. Ipapasok ko yung non-evolve ng 1 to 50. Tapos yung evolve, ipapasok ko siguro ng 50 to 100. Depende na lang sa sitwasyon. Kasi mas mabilis din mamamatay yung mga non-evolve ko at level 10 lang yun. Eh, alam naman natin pakunat ng pakunat to habang tumatagal. Para dun sa chance na magka-earn ako ng additional elixir. Kaya lang, ito yan mga boss. Diba? Ito isa. Okay. You can earn maximum of 20 elixir per day. 20 lang. Tapos magkakaroon tayo ng 1,000 damage sa boss, meron tayong isang elixir. Kung 20 lang siya per day, ilang araw kaya magra-run tong boss fight remake? Kung ito na ha, ito hindi pa final to, wala pang official release about dito. Pero nasabi naman na rin nila dito na yung elixir, pwede mong ipalit ng Deepet token. Tapos magiging exchange, ma-implement lang siya once na official na yun na ilabas nila. Okay, or season ended na. Dito na lalabas yun. Pero kung beta man yung ilabas nila, but I hope na sana maglabas din pa rin sila ng beta para matest din muna talaga. Pero sana may rewards na. Diba? Hindi natin masabi, hindi pa natin alam din. Kasi hinihintay pa rin natin kung beta nga ba o official na yung ilalabas. We will see, we will know on a later part. Ito yung isa. Eh, pangalawa na pala yan. Ito yung pangatlo. Na sinend. Maraming salamat. Kilala mo kung sino ka, kung nanonood ka man nito at manonood ka nito. Thank you sa pag-forward nito. Hindi ko talaga lang siya mahanap sa iba. Pero nakita ko na siya before. Hindi ko lang din talaga pinansin. Okay. Meron last hit reward. Yun nga, strike final blow. Ito yung pinaka-jackpot natin. Ito yung aabangan natin. Ang lalaki na ito. Hindi ko lang masyado mabasa pagka-zoom kasi medyo malabo rin yung kuha. So, single digit, two digits, may mga three digits, depende. Mas mataas yung level, mas mataas yung bonus na Deepet token na makukuha natin. Hindi siya elixir, ha? Deepet token na siya na matatanggap. So, kung yung last hit, matatanggap natin during official pa, malalaman natin to kasi meron naman na tayong earnings na elixir. So, itong last hit, alachamba tayo dito sa part na to. And this is just going to be the part of the revenue share na willing silang i-share sa atin dahil nga dun sa dating nangyari na boss fight na naging gas fight, pero revenue share event din yun. This is just going to be the remake version of it. Okay, yan nga po mga boss. Ayan, ah, meron tayong naebas, meron tayong na preview. Ngayon ano kaya gagawin natin? Siyempre, steady muna tayo sa Gedli. Abang-abang muna tayo ng official update nila kung ano man yung mangyayari about dito sa boss fight remake. At the same time, dun sa rewards. Kasi mahirap naman na kahit meron tayong leakage na nakuha, eh, hindi pa rin naman siya official. So, pwede lang tayo mag-strategize kahit papano from there. Pero, once na na-release na yung official, dun tayo magkakaalaman eventually. Ayun nga po, maraming salamat po kung umabot ka man ho dito sa minuto na to. Ngayon, mga boss, si iklian lang natin to. Konti lang naman yung nagpapa-shoutout sa ngayon. Marami tayo na shoutout kahapon sa live sessions eh. Kay JL Sungit ng Guadalupe Nuevo, Makati City. Jason B. Channel, kay Kennedy Bakay at kay Kobe Habel. Ayan. Saka dun sa nagpadala ng mga kape, maraming salamat pong muli. Ayun nga po, wala na ho akong ibang e-ebas pa. Bukod sa gumastos lamang ho tayo sa ayon sa kapasidad, matuto ho maghintay, alamin ang mga natutunan at the same time, matuto ho tayo sa ating mga nalalaman. Ngayon nga po, wala na ako ibang iebas pa. Maraming salamat mumuli. Hanggang sa muli, kita kits!